ko pong iparating sa ato mga kababayang OFWs, unang-una ako'y magpapasalamat po sa inyo dahil ang kampanyang ito ay hindi po maitataguyod natin kung wala po ang inyong tiwala, suporta at tulong. Malaking utang na loob ko po yan sa inyong lahat. Kaya nga po, nasa pang-apat na legislative agenda po natin, sinabi ko po na hindi ko po alam ang lahat ng problema ng ating, ng lahat ng sektor ng ating lipunan. Tulad po example ng OFWs, hindi ko po alam ang lahat ng problema ninyo. Ang magagawa ko po ay magtalaga na tatlong araw, bawat linggo na aking panunungkulan upang kausapin ang mga leaders at sectoral representatives, mga stakeholders po ng bawat sektor upang pag-usapan po natin kung ano po yung mga problema ninyo, ano po yung solusyong nakikita ninyo upang ito po ang isusulong ko sa Senado at mapangalagaan po ang inyong interest. So that's the same promise I make sa ating po mga OFWs. Pero meron pa po akong isa na napangako ko po dito sa Hong Kong nung una kong pagpunta rito na gusto kong magkaroon ng programang pabahay para sa ating mga OFWs. So alam ko po na may sobra po pa kayong pera sa kita po ninyo, disposable income. Gusto ko rin po gumawa ng ahensya ng gobyerno na magturo po sa ating mga OFWs ng financial independence. So yung mga investments po na backed by the government, secured by the government, guaranteed by the government, upang hindi po mai-scam ang ating mga kababayang OFWs. Kasi alam ko po marami po talagang scammers. So gusto ko po mababawasan yan, mawala yan. So dapat ang gobyerno ay pumasok upang maturuan po ang ating mga OFWs kung alin po sa mga investment opportunities po ang safe po para sa ating mga OFWs. Kailangan po nating mag-invest upang tumubo po ang ating pera habang kumakayo din naman tayo at the same time. So gusto ko po talaga mabago ang takbo ng buhay ng ating mga mamamayan, ng bawat isa sa atin. So isa po ito sa akin nakitang avenue na pwedeng makatulong po sa ating mga kababayan. Yung pangalawa po, ito po yung specific program ko po. Alam ko po na hindi kompleto ang mga cell sites sa Pilipinas dahil kinukura ko talaga ng mga local governments ang mga telcos, pinangungutungan nila, so hindi nagtatayo ng towers. So gusto ko pong ipilit na ipatayo itong mga towers na to upang magkaroon po ng 100% coverage ng ating bansa. At alam ko po ang koneksyon ito sa ating OFWs. Internet Wi-Fi connection is very important para may direct connection po tayo sa ating mga kamag-anak sa Pilipinas. So, I'm also looking at the possibility na yung mga barangay halls dapat merong free Wi-Fi para sa times of emergencies, calamities, madaling maabot ng ating mga kababayang OFWs ang ating mga mahal sa buhay. So, for now, hindi pa siya refined. Pero pagkatapos nitong eleksyon at kung ako inyong pagkatiwalaan, i-refine ko ito, i-modify ko ito para maayos at ilatag po natin sa Senado para maisakatuparan po ito. So, ito lang muna for now, but eventually, magdadagdag ako according to yung resulta po ng dialogue natin. Basta itutuparin ko po talaga itong mga pangako po sa ating mga kababayan. So, panawagan ko lang po sa ating mga kababayan, kung maaari lang po sana, magsilbi po kayong aking mga kamay upang makamayan po ang ating mga kababayan na hindi ko na po maabot. Sana po magsilbi po kayong aking mga paa upang maabot po natin yung mga bayan o lugar na hindi ko na rin po maabot. At sana po magsilbi po kayong aking tinig o boses upang marinig po ng ating mas nakararami pang ating mga kababayan ang mensahe ko pong inipinararating sa ating lahat. Sana po, with 10 million Filipinos overseas, 10 million OFWs, makakumbinsi lang tayo, makahikayat lang tayo ng 5 o 10 sa bawat tao, bawat pamilya, isang 100 million na po yun. So, kahit 50% lang po ang mag-work doon, 50 million na po yun, 60 million lang po ang butante. Kung 50 million, mahikayat po natin ang ating mga kamag-anak, kapitbahay, mga katrabaho, at kahit Filipino o fellow, kahit kapwa natin Filipino OFW, hikayatin po natin silang mga panya para po kay Glenn Chong. Pwede po kayo magkamali sa 11 na choices ninyo, pero kay Glenn Chong, hindi po kayo magkakamali. At
Pabawi at pabawi po ako sa inyo. Tiwala, tulong at suporta po ninyo. Tinatanaw ko po yan ang utang na loob sa inyong lahat. Utang na loob ko po yan. Pabawi at pabawi ako sa inyo. Susukli ako sa bayan, sa sambayanan. Sana po, magkaisa po tayong lahat. Nasa gilid ko po kayo, nasa likod ko po kayo upang maipanalo po natin ang ating sambayanan, maipanalo po natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss, mga mamansir.